Howdy sa inyo mga kalakwacha. Welcome back again to another video sa aking channel. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, hit the subscribe button and the notification bell para lagi ka updated sa mga bagong videos na i-upload ko. So for today's video mga kalakwacha, we are going to unbox my new helmet. Hindi siya unboxing kasi nakabag siya, so unbagging ang gagawin natin. So, sa mga nakapanood na sa unang upload ko, alam na kung anong helmet to. So, para sa mga hindi pa nakakalam, ang bagong helmet ko ay KYT. So, nakuha ko siya kay Boss Michael Ulyan ng Michelin Motor Accessories. Para sa mga naghahanap ng mga accessories dyan, tie parts, kung ano-anong mga pang-motor, maraming items si Boss Michael. So, ilalagay ko sa description below paano siya maka-contact. Available ang shipping niya nationwide. So, kahit nasan man kayo, pwede niya matanggap ang item na gusto niyo, papadala lang niya. So, ilalagay ko rin sa baba yung link nung paano ko nakuha tong helmet na to. So, sa mga hindi pa nakakapanood, click nyo lang yung link sa baba para mapanood niyo. So, let's start unbagging. Tadaan! So, ang KYT ko is KYT Vendetta. Ayan. Ayan yung nakita nyo, KYT Vendetta. So, hindi ko pa siya talagang tinatanggal yung mga plastic niya, saka yung manual niya. Kasi para sa video na to. So, first impression para sa KYT Vendetta. Medyo magaan siya. Solid yung build niya. Ang ganda ng pagkakadesign niya. And then yung kulay niya, saktong-sakto sa motor ko. Na matte green, Sniper 150. So, may mga lining din siya na neon green. So, bagay na bagay sa motor natin. So, KYT is world class helmet. Nakita niyo dun sa may lalagyanan niya. And then, may ICC sticker na rin siya. Ibig sabihin, pumasya sa mga standard para sa safety natin. So, well recommended ang KYT, any brand of KYT. So, kung bibili kayo ng helmet, dapat yung quality na huwag na kayong magtipid para sa ulo nyo. So, may mga vents siya dito para labasan ng mainit na hangin. Mayroon din siyang vents dito. So, taas baba lang. Kung gusto mong makasara, push forward. And backward naman, hilahin mo lang siya. Then meron din siyang vents dito sa may chin. Baba lang rin yan para buksan sa kahit tatara. So meron siyang lock dito ng visor. So kapag nakababa yan, hindi nyo mayaangat yan. Pero kung matataas nyo, mayaangat yan. So pin lock ang tawag doon mga kalakwatch. Yung visor niya is scratch free na siya. Yung UV, UV protection, impact resistance, optical grade material. So, ibig sabihin yan, mas maganda gamitin tong visor na to kasi sa mga ibang visor kasi mas magiging malinaw yung paligid natin. Mas nakikita natin yung nasa paligid. Tanggalin na natin yung pinaka-plastic niya. So, ito yung pinaka-magandang part ng pagtatanggal ng helmet. Ang pagtatanggal ng pinaka-plastic sa visor niya. Tanggalin natin. Mahirap siya tanggalin ha. So, ang balak ko, bumili rin ng anti-fog kasi maulan ngayon. Kailangan ng mga riders ngayon para maging visible ang daanan natin. Siyempre, alam niyo naman na yun. So, ito na. Tanggal na. Ito. Ayan. Ayan, ganda, di ba? So, tatanggalin na natin itong pinaka-manual niya. Hilay lang na. Ayan. Tanggal na. So, nakasama ito. Color carbon yellow fluo. So, large siya ko sa may helmet. Manual. Okay. May sticker pa ata. Tignan natin yung laman. Manual. Ayan. KYT world class helmet. Ayan.
So may mga instruction paano siya gamitin. Okay? So ayan yung pinaka instruction niya. And then may libre na rin siyang mga sticker. Okay, so okay, kabit natin dito sa may visor. Depende na lang siguro sa natin nilakabit. So magtitingin muna tayo ng mga iba't ibang designs ng KYT. So siguro may magtatanong dyan kung papalitan ko ba ng visor, kung papalit ba ako ng iridium o ano pa man. Para sa akin, hindi na ako magpapalit ng lens kasi yung NHK ko, naka-iridium lens yun, hirap makakita sa gabi. So, ito, as is na to, itong visor ko na to, tatagdagan ko lang ng anti-fog para sa tagulan, hindi mag-blur yung vision natin pag nag-drive tayo habang umuulan. So, may mga first sticker siya. Siguro sa motor ko na lang i-didikit itong mga to. Bahala na. So, try natin isuot. So, kapag nakasuot na siya, mga kalakwatches, napaka-comfortable niya. And then, yung fit niya sa ulo ko. So, hindi siya maluwag, hindi siya masikip, sakto lang. Medyo yung cheeks ko is nakakompress. Pero, lulawag pa man din yan pag tagal-tagal. And then, kasi gagamit tayo ng bonnet, inner pang-ulo. Comfortable na comfortable yung suot, yung KYT Vendetta. So, overall impression, napakaganda na ito. So, maraming salamat Michelin Motor Accessories, Boss Michael. Salamat sa helmet. So, itong helmet na to, panoorin nyo na lang yung last vlog ko para malaman nyo kung paano ko siya nakuha. Okay. Medyo mag-iingat kayo dito kasi baka nakalimutan nyo na nakalak pala and then pinilit nyo na itaas, sisira yung visor nyo. Madalasan naman hindi na nilalak to para accessible yung pagtaas pa ba ng visor natin. KYT Vendetta. Yan. Mawapan nyo sa loob. Malambot yung mga foam niya. Ayan, malambot. So, mukhang matibay din siya. Sa world class helmet to. Papansin nyo sa tunog pa lang pag kinutok nyo eh. Ayan. So, may vents rin pala siya dito sa likod. Ayan. Air pump system. So, pwede siyang humigpit. Habang suot nyo, pag maluwag, pwede nyo pahigpitan. Air pump. Ayan. A few inches later. So, andito tayo ngayon sa labas, mga kalakwacha, sa bakanteng lote. So, ang bahala ko kasi is kuhanan ng cinematic shots itong KYT Vendetta natin bago. Ayan. So, medyo gawa-gawa muna tayo ng mga cinematic na yan. Kung ano man yan. So, pasok. And 5, 4, 3, 2, 1.